Vapong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Magandang hapon po sa lahat. Isama natin sa pagdiriwang na ito ang lahat ng ating mga intensyon, lalo ng intensyon para sa ating buong pamilya, ang ating mga pansariling intensyon sa ating mga pangarap sa buhay, at alalahanin din natin ang lahat na mga may sakit, naway patuloy silang biyayaan ng Diyos ng biyaya ng kagalingan at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na yon, si Ana ay nag-aabang sa lansangang pagdaraanan ni Tobias. Na makita niyang ito'y dumarating, pasigaw niyang tinawag si Tobit. Narito na si Tobias, uwi ka ni Ana, kasama ang lalaking pinasama mo. Bago dumating ng bahay, sinabi ni Rafael kay Tobias, natitiyak kong mananauli ang paningin ng iyong ama. Pagdating mo'y ipahid mo agad sa kanyang mga mata ang apdo ng isda. Aalisin nito ang kulaba sa mata ng iyong ama at muli siyang makakakita. Tumatakbong sinalubong ni Ana ang kanyang anak
at niyakap niya ito ng mahigpit. Sinabi nito kay Tobias, "Maaari na akong mamatay, anak, ngayong muli kitang nakita." At naiyak siya sa laki ng tuwa. Sa pananabik ni Tobit sa kanyang anak, nagmamadali itong lumabas, ngunit nadapa siya sa may tarangkahan. Nilapitan ni Tobias ang kanyang ama, hawak ang apdo ng isda. Ibinangon niya ito at hinipan ang mga mata. "Lakasan ninyo ang inyong loob, itay," wika niya. Agad niyang ipinahid sa mga mata nito ang hawak na apdo. Pagkatapos, inalis niya ang kulaba at nanauli ang paningin ng kanyang ama. Niyakap ni Tobit ang anak at umiiyak na nagsabi, "Maliwanag na ang aking paningin. Nakikita na kita, anak." Pagkatapos ay sinabi, "Purihin ng Panginoon, purihin ang dakila niyang ngalan, pagpalain ang lahat niyang mga anghel sa lahat ng panahon, naway purihin ang banal niyang ngalan, sapagkat siya ang nagparusa sa akin at siya rin ang nahabag. Narito, nakikita ko na ang aking anak, nakikita ko na si Tobias." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong butihin. O kaluluwa ko ang Diyos papurihan, pupurihin siya't aking aawitan habang ako'y buhay. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa naapi ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong butihin. Sinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa'king nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya, "Paanong masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin ng kasihan ng Espiritu Santo
ang nagpahayag ng ganito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang kaaway mo. Si David na rin ang tumawag sa kaniya ng Panginoon. Paano magiging anak ni David ang Mesiyas? At nakinig ng mabuti sa kaniya ang maraming tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon pong muli sa lahat. Atin pong purihin at sambahin ang ating poong Jesus Nazareno. Doon po sa isang malayong lugar, mayroong isang taong nagsimba. Maliit lang po yung kapilya at maliit lamang yung lugar. Kaya ang lahat ng nagsisimba ay magkakakilala. Everybody knows everybody. Hindi po katulad dito sa Quiapo, no? Maraming deboto kung saan-saan ang galing. Ito ay palagi niya sanang pangarap na makapagsimba. Kaya nakakuha siya ng pagkakataong magsimba. Habang ang pari ay nag-homily at nagbibigay ng kaniyang personal experience doon sa Ebanghelyo, tumunog yung kaniyang cellphone. Since maliit lang yung lugar, kaya yung tunog ng kaniyang cellphone ay abot sa buong kapilya. Kaya lahat ng tao tumingin sa kaniya. Lalong-lalo na yung mga, alam nyo na, yung mga may edad na, no? Yung mga manang, talagang tinignan siya ng masama. At ito ay kaniyang naramdaman. Kaya sa kaniyang hiya, siya ay lumabas ng simbahan. Hindi na natuloy yung kaniyang pagsisimba. Hindi na natuloy yung kaniyang pangarap na lumapit sa Diyos dahil doon sa kaniyang experience, sa kaniyang pagiging makakalimutin na kalimutang i-turn off ang cellphone. Kaya nung gabi, dahil siya ay parang napahiya, pumunta siya sa isang bar para uminom at makalimutan yung kaniyang experience. Umorder siya ng scotch at habang iniinom niya yung alak na inorder niya, siya ay nanginginig dahil first time niya na mapahiya sa napakaraming tao. Kaya dala-dala niya yon hanggang dun sa pagpunta niya dun sa bar para makalimutan niya ang nangyari. Sa sobrang kaba niya, naitapon niya yung binili niya na alak sa baso. Walang tumingin sa kaniya. Walang mga matang nanlilisik kung bakit niya naitapon ang alak. Bagkus, may nagtanong sa kaniya, may problema po ba kayo? Doon niya sinabi na meron siyang anxiety. At alam natin na kapag ang problema ng tao ay mental health, kailangan natin ng mas marami at mas malawak na pangunawa para maintindihan natin yung kaniyang sitwasyon. Siguro kung tayo yung nasa kaniyang katayuan, may intindihan natin kung anong kaba at takot ang kanyang naramdaman sa mga taong nasa paligid niya. And yet, he found peace and acceptance sa isang lugar na hindi niya inaasahan. Yung pagkakamali niyang maitapon ng alak, may nagtanong sa kaniyang, may problema po ba kayo?
Sa atin pong ebanghelyo, ganito ang ginagawa ng mga eskriba. Yun bang palaging i-judge ang presensya ni Kristo kung saan man siya magpunta? Palaging tingnan ang poong Jesus Nazareno na isang taong hiwalay sa katotohanan ng buhay ordinaryo. Pero dahil sa kaniyang sinabi na manggagaling sa linya ni David ang tagapagligtas, ito ay kanilang hindi naintindihan. At alam natin yon sa kasaysayan ng kaligtasan kung saang lipi nang galing si Jesus. Sapagkat ang mga eskriba ay tumitingin sa isang taong darating na magiging leader nila na sila ay ililigtas politically sa kamay ng mga invaders or mga Romans. Hindi nila alam na sa kaisipan ni Kristo at sa kaisipan ng Diyos, iba ang kahulugan ng salitang pagliligtas. Sa atin pong pananampalataya bilang Kristiyano, buo na ang lahat. Tapos na ang lahat. Nasa sa atin na ngayong mga kamay kung papaanong ipapakita natin sa iba na tayong nananampalataya sa Diyos kay Kristo Jesus sa poong Nazareno ay may iba ng estilo ng pamumuhay. Hindi na tayo dapat palatanong sa Diyos. Hindi na tayo nagtatanong sa Diyos. Tayo ay susunod sa Diyos. Kung tayo ay tagasunod ng poong Jesus Nazareno, wala nang espasyo ang pagdududa sa Kanya sapagkat deboto ka, sapagkat mananampalataya ka at ang Kaniyang ginawa para sa ating lahat ay isa ng konklusyon na tayo ay sakop ng Kaniyang pag-ibig at ng Kaniyang awa. Ano ang kaugnayan doon sa kwento ko? Baka minsan, may mga tao tayong nakikita, mas kailangan palang pakinggan at yakapin at unawain kesa sa hindi natin pinapansin. Kung malinaw na sa ating kaisipan kung sino si Jesus ang poong Nazareno, malinaw na rin kung papaano natin ibibigay sa iba ang pag-ibig na naramdaman natin sa Kanya upang maramdaman din naman ng iba na sila ay tinatanggap at hindi pinalalayo. Isipin man natin sa katotohanan, maraming mukhang banal. Pero mas marami sa mga mukhang banal ang ugaling kanal. Sana sa ating pakikiisa sa Diyos, sa ating pakikinig sa Diyos, alalahanin natin at tingnan na si Jesus ang poong Nazareno ay namatay para sa lahat. Ilagay natin sa mas maantas na estado ang pagiging deboto kung saan ang kanyang larawan ng pagtitiis, ang kanyang larawan ng pagtitiwala, ang kanyang mata ng awa ay sa atin nakatingin upang tumagos ito at magbago ang pusong meron ako. Dahil sa kaduluhan ng buhay, ang awa at pag-ibig ng Diyos ang siya lang nating kailangan.
sa kaduluhan ng ating buhay, ang lahat ng ating nararanasan ay isang daan upang tayo'y kumapit sa Diyos na siyang nagbigay ng pag-asa na tayo rin sa dulo ng buhay ay uupo sa kaniyang kanan. Sana sa ating pakikimintuho sa Diyos at Poong Jesus Nazareno, makita natin na tayo man ay kulang, tayo man ay nasasaktan, makita rin natin sa iba na sila rin ay may pangangailangan. Makita rin natin ang iba na sa kadalasan pagtanggap sa Diyos ang kailangan upang makita ang pag-ibig ng Diyos sa puso ninuman. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang ating pananampalataya kay Jesus bilang Kristo ng Diyos, ang siyang nagtitipon sa atin bilang miyembro ng komunidad na ito. Sa kaniyang pangalan, dalhin natin sa Ama ang ating mga kahilingan. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway maging maalab sa pagpapahayag ng katotohanan at pagka-Diyos ni Kristo, manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang pagkakaisa, kapayapaan at pagkakasunduan naway maging isang katotohanan lalo na sa mga bansang ang mga tao'y nagdurusa sa diskriminasyon dahil sa lahi, kasarian, uri at relihiyon. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang ating mga mahal na yumao, naway humimlay sa kapayapaan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Sa sandali ng katahimikan, ating itaas sa ating Poong Jesus Nazareno ang lahat ng ating mga intensyon. Ama ni Hesukristo, kinikilala namin na ikaw lang ang aming Panginoon. Lagi mo kaming bantayan, ipagkaloob mo ang aming ipinapanalangin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alak ka tinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay. Biyayang kalob mo ay aming inaalay, aming iling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon
itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpanakad at akiramay sa lahat. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo niyong lahat. At sumainyo riyan. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggal ang nawa ako, buwan ka naman ang puso para sa buhay. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y ihahalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman. Ika'y puburin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawakan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po't nawa't kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samkot dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman. Ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcements. Una, sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan ay 0 to 7 years old.
Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa ground floor, Cardinal Sin Building, mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Ikalawa, sa darating na June 11, 2023, Linggo, ay ipagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon o Corpus Christi. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng prosesyon ng kabanal-banalang sakramento o Eucharistic procession pagkatapos ng 3 na hapon na misa. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo't higit ang mga kapatid natin sa Extraordinary Minister of Holy Communion or EMHC, mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan na magbigay galang sa tunay na presensya ng Diyos sa banal na Eukaristiya. Magdala po tayo ng kandila. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.